Marty na pinamagatan ng paramedic. Sa simula ng movie ay makikita natin si Angel. Ang trabaho nila ay mag-rescue ng mga taong injured. Mostly kapag aksidente sa kalsada at dadalhin nila ito sa ospital. Ugali na ni Angel ang magnakaw ng mga gamit ng kanilang nire-rescue, lalo na kapag mapapakinabangan niya ito. Pagka-uwi niya galing sa trabaho, ay nakipaglaro siya ng injection game sa kanyang girlfriend na si Bane. Ilang taon na nilang sinusubukang magka-baby, pero hindi pa rin sila binibiyayaan kahit ilang beses na silang sumubok. Isang gabi ay mire-rescue sila, pero pagkadating nila sa apartment nito ay patay na ang matanda. Nang wala si Ricardo ay kinuha ni Angel ang relo at wedding ring ng matanda. Balak niya mag-propose kay Bane gamit ang singsing na galing sa nakaw. Ang relo naman ay pagbebenta niya sa isang gangster, na laging bumibili ng mga ninakaw niyang gamit mula sa kanilang nire-rescue. Pagkatapos nito ay umuwi na rin si Angel sa kanilang apartment. Kinausap niya si Bane habang nag-aaral ito, nang biglang may nag-text kay Bane. Sinabi ni Angel na reply ng lalaki, pero ayon naman kay Bane ay hindi ito emergency, kaya kahit mamaya na niya ito replyan. Dahil dito ay hindi maiwasan ni Angel na mag-isip na mayroong ibang lalaki si Bane. Dito rin inopen ni Bane na baka may problema kay Angel, kaya hindi siya nito mabuntis. Kaya nagpa-check up na si Angel at sinabi sa kanya ng doktor na mababa ang kanyang sperm count. Nagulat si Angel dahil hindi na siya magiging ama, pero itinago niya ang result kay Bane. At sinabing wala raw namang problema sa kanya sabi ng doktor. Habang wala si Bane ay chinek ni Angel ang cellphone nito at nakita ang conversation ng kanyang girlfriend sa ibang lalaki. Kaya mas lalo siyang nagduda dito. Kinagabihan ay dinala ni na Ricardo at Angel ang isang pasyente sa ospital. Pero habang bumabiyahe ay nabunggo sila ng isang truck. Pareho naman silang nakaligtas at halos maliliit na sugat lang ang natama ni Ricardo. Pero hindi sinarta si Angel dahil sa injury na nakuha niya ay hindi na niya magawang makatayo. Inaalagaan naman siya ni Bane, pinapakain, pinapaliguan at dinadala kung saan niya gusto. Isang gabi ay tumawag ang lalaki kay Bane para magkita sila sa library. Tinanong ito ni Angel na bakit maganda ang suot nito, na parang makikipag-date kung sa library lang naman ang punta. Hindi naman siya pinansin ni Bane at umalis na dahil hindi nito gustong pinaghihinalaan siya ni Angel. Kinabukasan ay nag-research Angel kung paano niya malalaman kung nasaan si Bane. Kailangan lang niya itong i-install sa cellphone ng kanyang girlfriend at sa kanyang laptop para malaman kung niloloko ba siya ni Bane. Papunta nga pala si Angel sa kanyang therapy session para mapabilis ang kanyang recovery at makabalik na sa dati niyang buhay. Nang gabing iyon ay binisita rin siya ni Ricardo para humingi sa kanya ng sorry dahil sa nangyaring aksidente. Sagot naman ni Angel na kailangan talaga niya mag-sorry dahil si Ricardo may kasalanan kung bakit hindi na siya makalakad ngayon. Nasaktan si Ricardo sa mga sinabi ni Angel kaya umalis na ito. Si Bane naman ay pinagtanggol si Ricardo at sinabi kay Angel na hindi niya dapat ito sinabihan ng masasakit na salita dahil sigurado siyang hindi ginusto ni Ricardo na maaksidente silang dalawa. Inutusan na lang ni Angel si Bane na kumuha ng pagkain sa baba dahil nagugutom ito. Pero ang totoo ay kailangan lang niya ng oras para ma-install ang app sa cellphone ni Bane nang hindi nito nalalaman. Dahil dito ay nakikita na ni Angel lahat ng nangyayari sa cellphone ni Bane gamit ng kanyang laptop. Si Bane naman ay nakabalik na pero hindi nito napansin ang ginawa ni Angel sa kanyang cellphone. Isang gabi ay sobrang sakit ng legs ni Angel. Dagdag pa ang ingay ng aso sa kanyang kapitbahay kaya hindi siya makatulog. Kaya kinaumagahan ay pinuntahan niya may-ari ng aso para magreklamo sa ingay nito. Humingi lang ito sa kanya ng pasensya dahil kailangan daw niyang alagaan ang kanyang asawa sa ospital, kaya kailangan niyang iwan ang aso sa loob ng apartment. Pumunta na ulit si Angel para sa kanyang therapy session at si Sandra ang nagmamonitor ng kanyang progress. Pagkatapos ng exercise ay nalalayan siya ni Sandra para makaupo sa kanyang wheelchair, kaya hindi niya maiwasan na mapalapit dito, kaya nailang si Angel dahil halata rin naman na may gusto sa kanya si Sandra. Habang kumakain sa Lenny Bane ay sinabi nito sa kanya na napili ito para sa internship kaya mahati ang budget nila. Hindi naman ito nagustuhan ni Angel dahil hindi sapat ang allowance na nakukuha niya para matustusan ang kanilang monthly expenses. Kaya hindi niya pinayagan si Bane na tumuloy sa nasabing internship. Nang gabi ring iyon ay nagising si Angel dahil sa batok ng aso at sumasakit din ang kanyang mga legs. Kinuha niya ang gamot kung saan ito nilalagay ni Bane bago umalis. Pero nang gabing iyon ay nakalimutan pala ni Bane na maglagay ng gamot. Kinaumagahan pagkadating ni Bane ay sinisik agad siya ni Angel dahil buong gabi siyang nagtitiis sa sakit dahil sa kapabayaan nito. Sinabi ni Bane na hindi niya nakalimutan ang mga gamot ni Angel, pero nang tingnan niya ito ay nakalimutan pala niyang bumili ng gamot. Habang bumibili ng gamot si Bane ay abala naman si Angel para gumawa ng pagkain ng aso ng kanilang kapitbahay. Nilagyan niya ito ng karayom para kapag kinain ito ng aso ay magkakaroon ito ng internal injury hanggang sa mamatay ito. Sinundan niya ang kanilang kapitbahay na nasa park kasama ang aso nito
at tinawag ang aso para pakainin. Nagawa ito ni Angel nang walang nakakapansin sa kanya at pinakain ang aso tulad ng kanyang plano. Isang gabi ay pinakinggan ni Angel ang usapan ni Bane at ng kaibigan nito gamit ang kanyang laptop. Sinabi ng lalaki kay Bane na kinukulong lang siya ni Angel at hindi hinahayaan na maging successful sa gusto niyang karir. Sumagot naman si Bane na hindi niya masyadong gusto si Angel kaya naiisipan na rin niyang iwan ito. Nang marinig ito ni Angel ay nag-decide siyang mag-effort para kay Bane nang sa gayon ay hindi siya iwan ng kanyang girlfriend. Pagkadating ni Bane ay nagulat siya dahil pinagluto siya ni Angel ang hapunan at napag-usapan din nila ang tungkol sa internship ni Bane na ngayon ay pinapayagan na ni Angel. Dahil dito ay naglaro din ang dalawa pagkatapos nilang kumain. Naikwento rin ni Bane sa kaibigan niya ang nangyari at gusto pa niyang bigyan ng second chance si Angel. Pero napansin nito na kada magre-reply ang kanyang kaibigan ay tumutunog ang laptop ni Angel kaya tiningnan niya ito. Pagkabukas niya sa laptop ay nakita rin niya ang app na ginagamit ni Angel. Na-disappoint si Bane kaya kinuha niya ang kanyang mga gamit at umalis. Pagkalabas ni Angel sa CR ay nakita niyang wala na ang mga gamit ni Bane. Agad naman niya na-realize na iniwan na siya ni Bane dahil sa nalaman nito. Pagkalipas ng ilang buwan ay mag-isa na lang si Angel na inaalagaan ang kanyang sarili at hindi pa rin niya tinitigil ang kanyang therapy session para makarecover siya. Isang gabi ay nakita niya nagkikis sina Bane at Ricardo. Sinundan din niya ang dalawa at nakita niyang sa baby shop ito nagpunta. Kaya alam niyang may relasyon ng dalawa at magkakaroon na rin ng baby. Galit ang naramdaman ni Angel, kaya pumunta siya sa kanyang kaibigan para bumili ng morphine. Kinaumagahan ay pumunta siya kay Bane pero ayaw nitong makipag-usap sa kanya. Sinabi ni Angel na gusto niya lang magpaalam ng formal kay Bane, at isa pa may mga gamit pa ito na naiwan sa kanyang apartment, kaya pumayag si Bane na samahan si Angel pabalik ng apartment para kuhain ang kanyang mga gamit. Nang makarating na sila sa apartment ay tinurukan kagad ni Angel ng morphine si Bane kaya nawalan ito ng malay. Pagkagising ni Bane ay nakatali na siya sa kama at may takip na rin ang bibig para hindi siya makahingi ng tulong. Sa kasunod na araw ay pinuntahan si Angel ng kanyang kapitbahay para itanong kung ano ang naririnig niyang ungol ng babae. Sinabi lang ni Angel na nag-hire siya ng prostitute para i-pleasure ang kanyang sarili at iyon ang dahilan kung bakit ito may naririnig na ingay ng babae. Pagkalis ng matanda ay kinuha ni Angel ang cellphone ni Bane para i-text si Ricardo. Nagpanggap siyang si Bane at sinabing gusto na niya makapag-break at ayaw din niya magkaanak silang dalawa. Pagkatapos nito ay tinapon din niya ang cellphone para hindi na siya makontak ni Ricardo. Pagkabalik sa apartment ay kinusap siya ni Bane. Sinabi niya dito na alam na niya ang relasyon nilang dalawa ni Ricardo. Si Bane naman ay sinubukan tumakas mula kay Angel kaya hinapas niya ito sa ulo. Pero dahil paralyzed ang lower body ni Bane dahil sa mga ininject sa kanya ni Angel, ay hindi pa rin niya magawang makatakas at mas lalo pa siyang ininjectan ni Angel ng mas maraming morphine. May pumunta ulit na kapitbahay ni Angel sa kanila dahil sa ingay na nanggagaling sa loob. At nang makita ng matanda na may sugat at dugo sa Angel sa ulo, ay alam kaagad nitong may tinatago si Angel. Pumasok ang matanda para i-check kung ano meron sa loob at dito niya nakita si Bane na nasa sahig. Bago pa makapag-react ay sinaksak na ni Angel ang matanda hanggang sa mamatay ito. Para malinis ang bangkay ay tinawagan niya ang gangster para bayaran at linisin ang krimen na kanyang ginawa. Kinuha ni Angel sa bag ni Bane ang susi ng bahay ni Ricardo at nagtago ito sa bathroom. Pagkadating ni Ricardo ay agad siyang naghanda para mag-shower pero nakabang na dito si Angel para turukan siya ng morphine. Nang mawala na ng malay si Ricardo, ay pinainom niya ito ng gamot hanggang ma-overdose ito para palabasin na nagpakamatay si Ricardo. Pero dahil ramdam ni Ricardo na may kinalaman si Angel sa pagkawala ni Bane, ay nakapagsumbong na pala ito sa mga pulis. Kinabukasan ay pumunta ang mga pulis sa apartment ni Angel para tanungin siya. Nakita ng mga ito ang mga morphine pero sinabi lang ni Angel na ginagamit niya ito tuwing sumasakit ang kanyang legs. Dahil dito ay hindi na siya masyadong pinaghihinalaan ng mga pulis. Pagkaalis ng mga pulis ay pinaghanda na ni Angel ng pagkain si Bane para malusog ang baby na dinadala nito. Nagpropose din si Angel dito at para maging safe ay tinanggap lang ni Bane ang alok ni Angel kahit labag ito sa kanyang kalooban. Pagkatapos nilang kumain ay nagpasama si Bane sa bathroom para maligo. Pero ang totoo ay kumuha lang siya ng nail clipper na may maliit na kutsilyo at tinago sa kanyang damit. Nang gabi ring iyon ay bumili si Angel ng drugs para mapanatiling paralyze si Bane at ginamit naman ito ni Bane para makatakas gamit ang cutter na tinago niya kanina. Agad gumapang si Bane para makahingi ng tulong pero nakasalubong niya si Angel dahil bumalik ito para may kunin sa apartment. Sinundan siya ni Angel pababa ng hagdan at nagawa siya nito mapigilan. Ikinuha niya ang cutter at sinaksak si Angel sa balikat. Nang mahuhulog na si Angel ay gusto nitong isama si Bane para sabay silang mamamatay. Pero sinaksak siya ni Bane kaya nahulog na siya ng tuluyan. Pagkalipas ng ilang buwan ay makikita natin si Angel na paralyzed na.
hindi na rin niya magawang makapagsalita. Binisita rin siya ni Bane na okay na ang mga binti at nakakalakad na. Bumulong siya kay Angel at sinabing, "Kinuha mo ang lahat sa akin. Ngayon ay bibigay ko naman ang lahat sa iyo." Ang ibig sabihin dito ni Bane ay simula sa araw na ito ay siya ang mag-aalaga kay Angel. Pero ang totoo ay papahirapan niya ito para makipagiganti. Dito na rin nagtatapos sa movie na The Paramedic